Makikita ang bata na yan na nakatayo sa gilid ng kalsada sa Barangay 215 sa Maynila. Maya-maya lamang, bigla siyang tumawid. Sakto na mga may paparating na itim na van at nasagasaan ng bata. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Naglabas na mga video ang Armed Forces of the Philippines na nagpapakita po ng pagkuyog, pagbabanta at paninira ng ilang taga China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nito pong Lunes. Kasunod ng insidente, iginiit naman ng isang eksperto na wala pa rin basihan para pairalin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Balitang hatid ni Joseph Morong at Chino Gaston. Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. Bukod sa pagbangga, ilang beses didikitan ang sinasakyan nila. Sa mga bagong video na in-upload ng Armed Forces of the Philippines, kita ang dikit-dikit ng mga bangga ng China Coast Guard at Philippine Navy. Rinig din ang sirena mula sa CCG na ayon sa AFP ay para mahirapan ang komunikasyon at palalain ang gulo at tensyon. Tinalian din ng CCG ang ilang rigid hull inflatable boats ng Pilipinas. Nagkahilahan pa ng tali at nang makuha ito ng isang tauhan ng Pilipinas, pinalo ng isang tauhan ng CCG ang barko ng Pilipinas. Maya-maya pa, may sinungkit siyang bag mula sa barko ng Pilipinas. Sa isa pang video, tila nagbanta ang isang CCG gamit ang hawak niyang palakol. At kahit nasa gilid na ng BRP Sierra Madre ang inflatable boats ng Pilipinas, kinukuyog pa rin ang mga ito ng China Coast Guard. Ilang tauhan pa ng China ang nanakot at nanutok ng mga patalim at pamalo. Ang isa, tinusok pa ang isang rubber boat ng Pilipinas. Nagbabatuhan na, oh. Maya-maya lang, nagbatuhan pa ang dalawang panig. Nang ma-abort ang RORI mission para pasukin ang Ayungin Shoal, isa sa sumaklolo ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. 6:41 ng umaga nang malaman na aborted ang misyon dahil sa bigong pagpasok sa Ayungin. Agad pinuntahan ng Bagakay ang Patrol Coastal Craft o PCC na nasiraan ng makina. Pero habang nire-recover ang sirang bangka, pinalibutan ang Bagakay ng China Coast Guard, Chinese Fishing Militia Vessels at maging ng helicopter batay sa videong ibinigay ng aming source. Dakong alas 8 ng umaga nang magtapat sa Bulig Reef ang BRP Cabra ng Pilipinas at tatlong Hubei class missile boats ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagsagawa rin daw ito ng dangerous maneuvers laban sa kanilang barko. Sa mga oras na ito, nakatanggap naman ng radio challenge ang BRP Bagakay na sira ang dalawang rigid hull inflatable boat na nagtangkang makapasok sa Ayungin Shoal. Butas-butas ito na tila pinagsasaksak ng datna ng PCG. At hindi pa malinaw kung paano sila nakabalik sa Raja Sulaiman Reef. Wasak din ang mga bintana, ang navigation equipment, pati makina ng mga ito. Mag-alas 10 ng umaga naman nang mag-radyo ang China Coast Guard sa BRP Cabra para ipaalam na may mga nasugatang Pilipino na dinala sa BRP Sierra Madre. Ayon sa radio message ng China Coast Guard, papayagan daw ang PCG na kunin ang mga sugatang sundalo. Pero hanggang 8 lang ang sakay ng rubber boat na susundo at walang construction material na dadalhin. Nang magbaba ng rubber boat ang BRP Cabra para magpunta sa BRP Sierra Madre, binuntutan sila ng mga speedboat ng China Coast Guard at Hubei class missile boat. Alas 9 ng gabi, nakabalik ang rubber boat ng PCG kargang sugatang sundalo na nilapatan ng lunas sa loob ng BRP Cabra. Ayon sa HEPEN ng AFP Western Command na si Rear Admiral Alfonso Torres, ibang taktika kumpara sa mga naunang resupply mission ang ginamit nila noong June 17, kung nakagawa ng sibilyan na resupply vessel ang ginagamit na may escort na Philippine Coast Guard, ngayon mga bangka ng Philippine Navy ang sinubukan nilang ipasok sa Ayungin Shoal. It's my idea. It's actually operational matters and as far as the schedule and the conduct of the operation, I am taking responsibility of that. Ginawaran ng Wounded Personnel Medal si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki ng kuyugi ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang Rigid Hull Inflatable Boat o RIB. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin. Palakpan po natin. Pumatong yung forward portion ng Chinese Coast Guard RIB doon sa RIB ng tropa natin. And unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So, nadaanan yung daliri niya. So, because of the weight and dahil sa bilis
nung rib ng Chinese Coast Guard, tinamaan yung daliri niya. Sa kabila nito, hindi ra magdadalawang isip ang sundalo na magpa-deploy ulit sa Ayungin Shoal. Saan sir, basta mag order tayo. Sa mga litrato na inilabas ng Global Times galing sa China Coast Guard, makikita ang pagsampa ng mga Chinese sa rib ng Pilipinas na napalibutan na nila. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero ang iginigit ng China, kailangan daw nila mag-inspeksyon dahil nasa teritoryo raw nila ito. Sa kwento ng AFP, may bit-bit ang mga Chino ng mga kutsilyo at bolo at iwinasiwas ito sa mga sundalo ng Pilipinas na nakikipagtulakan sa kanila. The Chinese even threaten our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban pa, ng Chinese Coast Guard palabas. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at AFP Western Command na ninakaw ng China ang 7 matataas na kalibreng baril na dala ng mga Pilipinong sundalo papunta sana sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No? Hindi po natin hinayaan sila. No, lumaban po tayo. Although they were numerically disadvantaged, inferior in terms of number of personnel and number of floating assets, they resisted. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit na professional at restrained ang kanilang Coast Guard. Wala rin daw silang direkta mga hakbang na ginawa laban sa mga sundalo. Ang DFA naman tinawag na illegal at agresibo ang mga ginawa ng China sa misyon sa Ayungin. May mga hakbang anila ang DFA para sa dialogo at konsultasyon pero kailangan magtugma ang mga ginagawa ng China sa kanilang mga binibitawang salita. Kahit may sundalong naputulan ng hinlalaki, wala pa rin daw basehan para ma-invoke at pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas ayon sa isang analyst. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para ma-trigger yung Mutual Defense Treaty. Ito kasi accidental yung nangyari doon sa pagkakaputol doon sa daliri ng ating sundalo ay hindi pa mako-consider na act of war. Joseph Morong, Chino Gaston, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.